Welcome po sa 7 Palabras 2023. Ito po ang mga huling pitong wika ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Sasabihin ng iba, wala pa namang mahal na araw, wala pa namang ganon. Eh, sa atin mga Kristiyano, wala naman tayong specific date kung kailan natin ito binibigay or pwede nating i-vlog, no? Dahil sa atin po, everyday ay mahal na araw. Everyday is Jesus Day. And ang maganda po sa mahal na araw na pagdiriwang ay kinokommemorate yung pagkamatay niya sa cross. At yan po ang gustong gusto ko. Dahil Jesus gave His life para magkaroon ng redemption ang mga tao. So I hope hindi lang po kayo mag-enjoy. Yes, enjoy. Ini-enjoy natin yung ginawa ni Jesus sa cross. At higit sa lahat, namnamin po natin yung atin pong pwedeng matutunan dito sa vlog na ito. Umpisahan na po natin. First word, Father, forgive them, for they know not what they do. Karamihan po sa atin, madaling magalit, madaling uminit ang ulo, madaling magtanim at magkimkim ng galit kahit kanino. Madali po tayong masaktan, madali po tayong uminit ang ulo, napakadaling hindi umunawa sa kapwa. Pero dahil po nakita po natin yung perfect offering natin na sinabi niya, Father, forgive them for they know not what they do. Meron po tayong perfect offering na dahil merong pusong mapagpatawad, nalalaman po natin dahil pinatawad na po tayo ng Diyos sa mga kasalanan natin, magiging madali na lang po sa atin na magpatawad sa iba. Yes, dahil pinatawad na po tayo, magiging very easy na lang po sa atin ang magpatawad. Hindi pa rin sa gawa natin, hindi pa rin sa sarili nating kakayanan. We cannot forgive other person kung hindi tayo nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. So again, magiging napakadaling magpatawad if you have Jesus sa buhay mo. Second word, Verily I say unto you, today you shall be with me in paradise. Walang alam sa batas ni Moises ang magnanakaw na papangalanan nating Dimas. Ang magnanakaw na ito, ang masamang tao na ito, ang kriminal na ito, ay punong-puno ng karumal-tumal na kasalanan sa kanyang katawan. Pero once nakita niya ang kagandahan ng Panginoong Hesukristo na nakabayubay sa cross kasama niya, kanya itong pinagmasdan at sinabi, Panginoong Jesus, remember me when you come into your kingdom. And then the Lord uttered this second word, I'm telling you right now, today you will be with me in paradise. So ibig pong sabihin, ang second word po ay napaka-importante na pagbulay-bulayan natin sapagkat apart from our works, magkakaroon po tayo ng salvation through faith alone in Jesus Christ. Again, wala pong alam sa batas yan ni Moises. Hindi yan gumawa ng maganda o mabuti sa kanya buong buhay. It's not that I'm attracting anyone na gumawa ng masama, but makikita po natin dito kung gaano kalaki ang biyaya ni Jesus. Hindi lang sa akin, hindi lang sa iyo, hindi para sa buong mundo. Sapagkat Jesus is the person of love, of grace, and forgiveness. Third word, Woman, behold thy son. Son, behold thy mother. Jesus is a perfect example of a loving son to his mom. Bago siya malagutan ng hininga, ibinili niya ang kanyang mommy na si Mary sa kanyang pinakamamahal na disciple na si John the Beloved. A perfect example na pwede natin paglagakan ng ating mga paningin. Minsan, ang mga anak nakakalimutan na ang kanilang mga mommy, nakakalimutan na ang mga mothers nila dahil pag lumaki na,
parang minsan ikinahihiya pa pagkasama nila. Pero alam po ba ninyo, dahil sa nangyari niya sa cross, Jesus is setting us an example na mahalin natin ang ating mga magulang ng tulad na pagmamahal niya kay Maria na kanyang ina. Dahil para kay Jesus, para kay Jesus, walang kapalit ang mga ina. Napapalitan ang mga kasintahan, ang mga asawa napapalitan pagka hindi na gusto ng asawa. Minsan, iba-iba ng asawa. Pero nag-iisa lang po ang nanay. Nag-iisa lang ang ating mga mami. Fourth word. My God, why have you forsaken me? Oops, sandali lang. Ito po ay pagkukote ng ating Panginoong Hesukristo sa Psalms. It means, tinutupad niya ang prophecy tungkol sa kanya. Okay, ano po ang ibig sabihin nun? All of his life, Jesus called God Father. Madalas niya sabihin, ama ko, Father, Father, di ba? Pero, nung nasa cross po siya, one time binanggit niya, once in his life binanggit niya, my God, why has thou forsaken me? Dahil, nung mga oras na yon, ang nakikita na po ng God the Father sa God the Son ay ang kasalanan ng buong mundo na nakasuklob, na nasa katawan na ni Jesus. All of the sins of the whole world nasa katawan na ni Jesus. That's why sabi po ni John the Baptist, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Nagkaroon po yan ng katuparan nang si Jesus ay nakabayubay sa cross. For the very first time, naputol ang fellowship ng mag-ama. Iniwan ng God the Father si Jesus na mag-isa sa cross. Dahil na nakikita ng God the Father doon sa katawan ng kanyang anak ay ang kasalanan ng buong mundo. Sabi po ng ibang parte ng kasulatan, Jesus became sin so that we might become the righteousness of God. So dahil sa ginawa ni Jesus, sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan natin pumunta sa kanyang katawan at ang buong kabanalan naman niya ipinagkaloob sa atin. Nagkaroon po ng divine exchange during that time. So kung ikaw ay mananampalataya na ng Panginoon, congratulations sapagkat na-enjoy mo ang benefit ng pinaghirapan ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At lagi mong iisipin, naputol ang fellowship nila ng kanyang ama dahil sa sanlibutan, dahil sa kasalanan ng sanlibutan, dahil sa atin. At ngayon po, malaya tayong makatatawag Abba Father, Daddy God sa Diyos Ama dahil sa ginawa ni Lord Jesus Christ. Hallelujah. Fifth word, I thirst, or in Tagalog, ako'y nauuhaw. Araw-araw, marami tayong nakakasalamuhan ng mga makasalanan na tao. Sometimes we tend to be angry with them. Sometimes we tend na maasar sa kanila. But you know what? Nauuhaw si Jesus para sa kanila. At paano maiibsan ang pagkauhaw ng Panginoon sa mga kaluluwang yan? Alam niyo kung paano? Sa pamamagitan po nating mga believers. Pag atin pong ibinahagi ang gospel of grace sa mga taong yan, ang pagkauhaw ng Panginoon sa mga kaluluwa ay maiibsan sapagkat another soul has been saved. Another soul will commit and surrender his whole life or her whole life to Jesus Christ as their very own personal Lord and Savior. Nauuhaw pa rin ngayon si Jesus sa mga kaluluwa ng mga tao. Kaya, tayo po ang ambassadors niya dito sa lupa. At nang maibsan lalo ang kanyang kauhawan, tayo po ang gagamitin niya para marami pang makakilala sa kanya. Sixth word, it is finished. Tetelestai in Greek. Naganap na in Tagalog. It means, natapos na po ang work of redemption once for all time. Hindi na po kailanman mauulit ang paghahandog at pag-aalay ng anak ng Diyos ng kanyang sariling buhay para sa katutubos ng kasalanan ng sanlibutan. There's only one sacrifice. Therefore, there is only one perfect offering available to each and every person. It's either tatanggapin nila ang offer
or i-refuse nila. Tandaan po natin, pag tinanggap po natin ang offer ng salvation, once for all time, maliligtas tayo. Hindi na mawawala ang kaligtasan natin. Dahil sinabi po ni Jesus, it is finished. Ano ang natapos? Tapos na ang mga batas ni Moises. Tapos na ang mga paggawa ng rules and regulations para lumapit sa Diyos. Yung mga steps by step na mga ginagawa, tapos na po lahat ng yan. Dahil ngayon, malaya na po tayong makakalapit sa Ama. Dahil nung namatay po si Jesus sa cross, nahapak o napunit na yung kurtina o yung divine curtain na yan mula itaas hanggang baba. From top to bottom, not the other way around, not from bottom to top. Dahil pag ganun po ang nangyari, malamang gawa po ng tao yon. Pero ang nangyari po, nung sinabi ni Jesus, tetelestai, naganap na, napunit ito, napunit ang kurtinang ito mula itaas hanggang baba. From top to bottom, napunit ng kurtina, it means ang biyaya ng kaligtasan ay available na 24/7 sa sino mang lalapit kay Jesus para sa salvation. Seventh and last word. Father, to your hands, I commit my spirit. And then, Jesus bowed down his head and gave up the ghost. Gave up his spirit. Tandaan po natin bilang Diyos, the Son of God cannot die. Dahil siya ay Diyos, kaya kailangan niyang i-offer ng kusa ang kanyang buhay. Tandaan po niyo, nung huling salita ni Jesus, Father, into your hands I commit my spirit. You know what? Naibalik na po yung relationship. Dati sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Right now, Father na uli ang tawag niya. Ibig sabihin, nung sumigaw si Jesus ng it is finished doon sa sixth word, naibalik na po yung fellowship nila bilang mag-ama. Ibig sabihin, tapos na po ang work of redemption. The moment he shouted, it is finished, tapos na po. Right now, sinasabi niya, into your hands I commit my spirit. Ibig sabihin, kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay para mamatay para po sa ating lahat. So napakaganda po niyan. Pero alam po natin, hindi siya hinawakan ng kamatayan because after 3 days, muli siyang bumangon sa kamatayan. Dahil ang kanyang muling pagbangon sa kamatayan, ito po ang resibo ng ating kaligtasan. Kaligtasang tanging matatagpuan lamang sa finished work ni Lord Jesus Christ. Hallelujah! Mga kapatid at mga kaibigan, yan po ang kabuuan ng ating 7 Palabras 2023. Naway ito po ay nagkaroon sa inyo ng perspektibo ng biyaya ng Diyos. Ito po ay ayon sa biyaya ng Diyos. Hindi po ito yung 7 last words o 7 palabras na naririnig ninyo kung ano yung pwede ninyong gawin sa Diyos. Ito po marinig po nyo rito at narinig nyo po rito kung ano yung ginawa ni Jesus sa atin. Which is, I believe, ito po ang pinakatema o pinakapuso ng buong Biblia. Yung ginawa ni Jesus para sa atin. Not the other way around na tayong gagawa sa Diyos. Hindi po ganun. Religion po yun. Pero ang totoong mananampalataya, hinahayaan niyang gumalaw ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Hindi yung kung ano yung pwede niyang gawin para sa Panginoon, kundi yung ginawa ni Jesus para sa atin. Thank you, and Jesus truly loves us all.